isang padyak, nagsimula ang pag-arangkada ng negosyo ng dating estudyante na aming nakilala. At lalo pang pumatok ang kanyang mga tinda nang ang bike at barbecue ay kanyang pinagsama. Ang kanyang kwento tinutukan ni Rafi Tima. Isang bayan, tayo'y ahon, walang maiiwan sa pagbangon. Gaya ng maraming kabataan, ang tanging ginawa lang daw ng 21 taong gulang na si Teen Zapanta habang naka-lockdown ay kain, tulog at social media. Hanggang isang araw, nagsawa na raw siya at naisip na mag-ipon ng pera. Parang ganito lang yung kahapon at ganito na naman gagawin ko pagdating ng gabi. Ganto na ang cellphone, tas matutulog na sa gabi. Ba, naisip ko, nakakasawa na po yung ganun eh. Una niyang naisip, pasukin ang food delivery. Pero di wala siyang bisikleta, kaya nagbakasakali siyang lapitan ng isang pinsan. Magde-deliver akong pagkain, kailangan ko ng bike na pang-deliver. Tas sabi niya, sige, naniniwala ko sa'yo. Eto, padala, nagulat din po, biglang nagpadali. Isang buwan din siyang nagtiyaga sa bike na maliit para sa kanyang six-footer. Pero habang naghihintay ng delivery sa barbecue ng isang kaibigan, isang light bulb moment ang biglang dumating. Naisip ko paano kung ilagay ko yung ihawan dun sa bike para mapupuntahan ko yung bibili. Tapos, ayun nga, parang wala pa naman ata nakagawa na isang setup lang mismo na nandun na lahat. Gamit ang isang sirang patungan ng laptop, Tupperware mula sa kanilang kusina at isang 250 pesos na ihawan, sinubukan ni Tin ang naisip na konsepto. Ang una niyang mga customer, mga kaibigan. Unang reaction nila, pang ayos to, na ngayon lang namin nakita yung ganito na nasa bike mismo. Ang kanyang negosyo, pinangalanan niyang BikeBQ. Pinost niya ito sa social media at umani ng mga puri at suporta. May naging bitanang araw sa kanyang dumayo sa Las Piñas at Bacoor. Nagulat po ako na kasi meron ng mga iyawan sa kanila. Pero gusto pa nilang ako yung pumunta dun mismo. Unexpected po na ganun yung mga reaction. Pero ilang araw lang sa kanyang bagong negosyo, bumigay ang kanyang lumang bike. Mabuti't may nag-donate sa kanya ng bike. Pero hindi dito nagtatapos ang biyaya dahil isang tawag ang kanyang natanggap mula sa isang hindi kakilala. Sabi niya sa akin, papahiramin kita ng dalawa pang bike, pupondohan ko yung pang-ihaw, lagayan ng karne, tapos pati pampuhunan. Mula sa isang tambay, dagsa ngayon ang oportunidad para kay Teen. Bagamat hindi muna siya nag-enroll sa kolehiyo, may nakikita raw siya ngayong malinaw na direksyon. May mga tao pa rin na tutulong eh. Kahit hindi mo ina-expect na ganun. Magulat ka na lang, meron pala dyan na gustong tumulong. Rafi Tima, nakatutok, 24 Oras.